Hello guys, G-Steven Music here. Hope na okay kayong lahat. At ang video natin ngayon ay tungkol sa guitar tone ni The Edge sa kantang With or Without You on a budget. So, kailangan lang natin ng isang budget guitar, isang square guitar, strat, budget amp, at saka itong digital effects processor natin. So, bago ko ituturo sa inyo yung tone patch na nagawa ko guys, ay ini-demo ko muna yung full song para makita nyo kung may pagbabasihan kayo na magkalapit ba ang tunog ng gitara ko at ng gitara ni The Edge. So, bago ko ituturo yung patch, so here we go muna. Give it all that I want more.
ko ng i-demo yung kanta. So, ituturo ko na sa inyo yung tone patch na nagawa ko. So, basically, Boss GT1 pala yung gamit ko. Pero kapag hindi tayo magkaprehe ng effects, okay lang yan. Ang naka-differential lang kasi sa ibang effects processor na ibang brand, yung preamp lang. Hindi sila magkatunog ng amp simulator sa loob. Kaya, dito sa mga effects, magkapareho lang yan. So, simulan natin guys. Pagpasensyahan nyo muna yung hindi stable na pagkakuha ko nito kasi wala kasi akong camera holder. Kamay ko na lang ang ginagamit ko. So, pagpasensyahan muna ako guys. So, edit. Dito muna tayo sa FX1. Bago ko simulan guys, ang ginagamit ko pala na FX dito ay 6. Yung FX1, overdrive, preamp, FX mod 2, delay at saka reverb. So, 6 na FX lahat. So, isimula ko sa FX1. Okay. FX1. Enter. Ginagamit ko dito is yung compressor. Yung Boss type. Yung sustain niya is 60. Yung level is 35. Okay. And dito tayo sa pangalawa. Uy, wala. Sa overdrive tayo. Okay. Ang ginagamit ko ay yung natural OD. Yung drive niya is 40. Level is 60. Yung tone, binawasan ko ng 2, minus 2. Bottom is flat. D level is 0. Yun lang. So, sa preamp naman tayo. Dito tayo sa preamp. Ang ginagamit ko dito is yung GC120 na type ng preamp. Yung gain is 30. Yung level is 80. Yung bass is 37. Kasi baka too much bass siya kung magkuplin siya sa amplifier. So yung middle is 37 din. Treble is 39. Presence 60. Bright on. Speaker type off. So sa FX mod 2 naman tayo. Ang gamit ko dito guys is sub-delay. Kasi para makuha ko yung parang may slapback na tono na mamaya ipaparinig ko sa inyo mamaya. Yung sub-delay niya is 270 milliseconds. Feedback is 25. E-level is 60. Monotype. D-level 100. Flat. High cut. So dito naman tayo sa delay. Delay. Yung delay wala, yung delay enter. Yung gamit ko na delay is yung analog. Yung time is 393 milliseconds, saka yung feedback is 27, e-level is 88. Sa reverb naman tayo, yung panghuli ang ginagamit ko ay yung hall, saka yung time is 7.0s, at saka FX level niya is 55. Low cut 100 hertz, high cut 8 hertz. Yun lang guys. So ngayon ipaparinig ko sa inyo yung tono na wala yung kanta para ma-demo ko din sa inyo kung yung sa guitar, yung sa second position na pickup niya para makuha mo yung tunog ni Ed. So here we go guys. So guys, tapos ko na ituro yung tone patch. So ipaparinig ko na yung nagawa natin na patch na wala yung soundtrack ng YouTube na With or Without You. So at first guys, yung pickup ng guitar natin sa strat, dapat ilagay natin sa second position from neck to neck and middle pickup natin ang gamitin para makuha natin yung tunog ni The Edge. At saka yung pick, dapat hindi ganito. Diba yung natural na gamit is itong pag ganito. Pag kanta na, pag ka-edge na na technique is ito lang yung ginamit niya. Inverted. So, ngayon paparinig ko na sa inyo yung tunog na ginawa natin. So, here we go. Music.
sinasabi ko guys, yung sa sub-delay, parang may kick, parang may slap siya, kanino? Yun. Kasi pag natural na, pag walang sub-delay, parang dry siya, dry. Nan? Dinig nyo? Pag may sub-delay, para na yung sa live version nila na tunog ng delay ni Edge. Kaya gumamit ako ng dalawang delay, yung sub-delay at yung delay na yung main delay niya. So, that's all guys. Sana nagustuhan nyo yung video at saka tone tutorial ko sa Tony Edge. Sana mag-subscribe kayo at supportahan yung video ko para sa mas marami pang ganito na video ko na gagawin sa in the future. So, salamat guys and take care and God bless.